Magandang araw sa ating lahat. Si Filger Vlogs po ito at ngayon dalhin ko kayo sa Palace of the Pope sa Avignon, Southern France. Ang Palace of the Popes ay isang makasaysayang palasyo na matatagpuan sa Avignon, Southern France. At ito ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang medieval Gothic na gusali sa Europa. Dati ay isang kuta at palasyo, ang tirahan ng Papa ay isang upuan ng kanlurang Kristyanismo noong ika-14 na siglo. Anim na conclave ng Papa ang ginanap sa palasyo. Mula noong 1995, ang palasyo ng Papa ay inuri kasama ang makasaysayang sentro ng Avignon bilang UNESCO World Heritage Site para sa namumukod-tanging arkitektura at makasaysayang kahalagaan para sa Papa. Nagsimula ang pagtatayo ng palasyo noong 1252 AD. Ang Avignon ay naging tirahan ng mga papa noong 1309. Tara na, pasok na tayo sa palasyo. Mahigpit ang seguridad sa palasyo kaya bago ka pumasok ay ini-scan or ini-x-ray ang ating gamit. Katulad din sa Pope Palace sa Vatican City. Nagsimula ang pagtatayo ng Pope's Palace noong 1252 AD. Ang Avignon ay naging tirahan ng mga papa noong 1309 ng ang Gascon Bertrand de Goth bilang Pope Clement V ay hindi gustong harapin ang marahas na kaguluhan ng Roma pagkatapos ng kanyang halalan 1305. Mga papa ay umalis sa Avignon noong 1377. Bumalik sila sa Roma. Ang palasyo ngayon ay isang makasaysayan at arkitektura na palatandaan at tangunahin ng isang atraksyon panturista na umaakit ng humigit kumulang 650,000 bisita bawat taon.
na regular itong inilalagay sa nangungunang 10 pinaka binibisitang mga atraksyon sa France. Regular na nagsisilbi ang palasyo bilang isang exhibition center. Ang Palace of the Popes ay tahanan din ng International Congress Center na itinatag noong 1976 at ngayon ay nag-host ng malaking bilang ng mga kaganapan taon-taon. Kabilang dito ang mga Congress, Parliament, Symposia, Reunion at iba pang pagtitipon na may pinakamalaking silid ng grande audience na kayang humawak ng hanggang 700 na bisita o ng katao. Also eine wichtige Stelle. Siyempre, hindi mawawala ang souvenirs at hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa suporta at panonood.